Sasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Ang oras, ganap ng alas 9 ng umaga. Iba-ibang issue sa pamilya. Ngayong Webes, mga issue patungkol sa buhay ang ating itatalakay. Halika, pag-usapan natin sa buhay pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Buhay Pamilya this Thursday, Thursday edition. At ang Thursday edition po is about building a godly character. Kami po ang mga kasama nyo. Ako si Raquel Camolandong. Ako po si Ate Nelly Fulhensio. Ayan, salamat po. Kami po ay natutuwa ulit. Nagpapasalamat sa inyo at the same time. Dahil ito, magkakasama na naman tayo. Alam ko na marami na naman tayong matututunan. Kasi ang ganda po ng topic natin. Lahat po ay nangyayari sa atin. Actually, excited ako last week. Ako din. O, kaya lang tayo ay hindi hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-live. Ano? Mm-hmm. Kaya pasensya na po, nag-replay tayo last week. But ngayon, live na live. Mm-hmm. Kaya yung mga sasabihin nyo, mga comments nyo ay pwede po naming mabasa. Pwede po ninyong kami ay samahan, and sana hindi lang basta sama, sana po ay makapag-participate kayo. Kung may tanong po kayo, kung may gustong i-share, gustong ihingi ng payo, andito lang po kami. Pwedeng gamitin ang Facebook page, Care 104.3 The Way FM, o yung mga numbers natin. Yan, i-check na lang na ating mga tech, ano, kung may pumapasok pa sa ating cellphone. Kasi yung mga mobile phone ngayon, ate, parang hindi na masyadong ginagamit. Oo, ano, parang ako na lang yata. Ikaw na lang. Ayan, welcome po sa inyo, ha, yung mga nakikinig sa radio, sa FEBC PH stream, yung mga nanonood sa FB Live at sa YouTube channel. Good morning. Mula po dito sa Legazpi, Albay. Good morning kasi sa amin. Sa inyo siguro hapon or gabi or morning din sa anumang panig ng mundo kayo naroon. Ate, may babatiin po kayo. Actually, mga lumampas na eh. Sabi ko, ba, may nakalimutan pala ako. Pero anyway, so yung mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthday, maari pang ihabol, no? So, sino man po kayo kung sakaling nakalimutan ko man. Ah, si Pastor June Abellera. Yun. Ang aking inaanak na si Blessy Rose. Vera siya dati, Rose na ngayon. February 19. So, belated happy birthday na Bless. Okay. Ayun. Ngayon naman ay birthday ng isa sa aking mga best friends. Matagal ng best friend, Mira Saldi Christopher. One reason siya kung ba't ako umuwi. Ah, okay. Ah, si Ma Phoebe pa pala. Ma Phoebe. Phoebe. Happy birthday. Ayun. Happy birthday. Alright. Sige po. Sa inyo ng mga nagsiselebrate din ng wedding anniversary. Yes. Congratulations. Sana po ay tuloy-tuloy yan. Ano, ate? Yun yung mga wedding anniversary na yan. Yes. Talagang maganda pong inaalala yan. Kasi that speaks about the faithfulness of God. Pero sana, meron kasing nagsiselebrate ng anniversary, yung taon lang ang nadadagdag. Hindi yung relationship na nag-grow, di ba? Supposed to be nag-grow. Ba't kayo tumatawa? Ang ganda ng taon ni ate. Kasi, ano pa rin yun? Commitment pa rin, ano? Diba? Despite na ganun na parang growing cold, pero you stayed together, that's something. Di ba? So, ma-appreciate mo pa rin. Kasi yung iba, yung mga kabataan ngayon talaga, kapag feeling cold na,
ano agad. Ayaw na. Pack-up shooting. Oo nga, di ba? Pero ang hinahanap talaga natin ay yung nasusustain. Ano. Yes. Pero nagpa-progress, hindi yung parang sa-stagnate. Of course naman, of course. Alright, so sige, maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang ganda talaga nito, no? Kasi ang dami nating malalearn. Ito po yung... what happens to us when we say I made a mistake? Okay. Yung parang aaminin ko na nagkamali ako. Again, let's take this as parang something for us, not for somebody else, no? Kasi kapag makikinig tayo ngayon, pero ang iniisip natin yung iba, baka hindi tayo mag-learn. Ano? Remember, godly character. Godly character ko, godly character ni Atinelli, godly character ni Don Alfonso at ni Don Ramon. Ang pag-uusapan natin dito at godly character nyo. Nating lahat. Nating lahat. Kaya po yung mga materials natin ay para sa atin. Galing po ito sa www.aconsciousrethink.com. What happens when we say, I made a mistake? Ano? Siguro sa buhay ko, ilang beses ko nang nasabi nito. I'm sure si Ate Nelly ganun din. Ano? Ako din. Pero alam mo, kapag sinabi mong, Lord, nagkamali ako, actually, ang effect nun sa atin, very liberating. Yes. Ang ganda-ganda na ang feeling na, Lord, nawawala, sorry. Nawawala yung guilt, ano? Yes. At parang, hihingi ka ng kakampi sa tatay mo na nagmamahal sa'yo. Yes. Na hindi ka umaasa ng palo, kundi ang inaasahan mo yung embrace. Ayun. Kaya ito yung gustong-gusto ko na maging attitude ng bawat isa. Kasi hindi naman tayo, wala tayong tatay na parang pulis na lahat ng mali, babantayan at may katapat na palo. Ah, hindi naman. Hindi naman po. Kaya talagang ito ang pag-uusapan natin. Hihimayin natin ito at titingnan natin kung anong sinasabi ng Bible about this. Kasi lahat naman tayo pwede magsabi, I'm sorry, I made a mistake. Pero ano bang sinasabi ng Bible? Ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol dito? So abangan nyo po yan, ha, yung ating discussion. Participate po kayo. Magtanong, mag-share ng related sa topic. And syempre, kung merong ihingi ng payo, ihingi nyo po yan ng payo dahil nandito po si Ate Nelly. Oo, samantalahin habang nandito si Ate Nelly. O sige, play mo na po tayo ng isang song and syempre video naman para sa ating social media audience. Ano po, narito muna po bago tayo mag-start. This story began with one God who planted in the hearts of three faithful men one vision to reach the unreached in the Far East or Southeast Asia with one message, the good news of Jesus Christ. From the United States, they traveled 7,000 miles across the world hoping to establish a radio station in China. But not long after, China closed its doors to foreign missionaries. So they set their sights on the Philippines, where the Lord allowed the vision to take root. In 1948, from one studio, one antenna, one transmitter, and one calling, one mission was launched to bring Christ to the world by radio. And now, 7.5 decades later, FEBC has become a network of 13 radio stations across the Philippines, heard in 27 local languages. The Philippines turned out to be an ideal location for FEBC's outreach to Asia. With two shortwave transmitting sites in Iba, Zambales and Bocaue, Bulacan, FEBC broadcasts go out to China and surrounding nations in Southeast Asia in more than 40 languages to approximately 3 billion people. As technology changes, FEBC has gone beyond the airwaves into the digital world. In addition to its terrestrial radio stations, FEBC has 5 new media channels online to reach a wider audience. Through its Manila and regional radio stations, from shortwave sites to online streaming, FEBC Philippines finds ways to connect. In 2022,
FEBC received close to 3 million responses from listeners worldwide. Amidst repressive governments, religious persecution, changing political and cultural landscapes, and even a global pandemic, FEBC continues to be a spiritual lifeline. From cities to far-flung provinces, our broadcasts have reached millions of people, bringing hope, inspiration, and the message of salvation in Jesus Christ. 75 years is a long time, but the work is far. Oo, ang ganda ng topic nga natin, ano, kasi lahat tayo nakaka-relate, what happens when we say, I made a mistake? Mm-hmm. Ano ba talagang nangyayari kapag inaamin ko na, ay, nagkamali ako, mm-hmm. I am sorry. Mm-hmm. Pero dugtungan, I am sorry, no? Mm-hmm. Alam nyo kasi yung pagsasabing, I made a mistake, o I'm sorry, mahirap to eh, at sa iba hindi ito natural. Mm-hmm. Meron namang tao na ang bilis na magsabi, ay, sorry, madali, mm-hmm. pero parang hindi naman malalim. Oo. Oo, mm-hmm. di ba, madali mm-hmm. lang. Mm-hmm. Pero walang lalim eh, no? Mm-mm. Pero sa iba talagang struggle ito, yung pagsasabing I made a mistake, mm-mm. pag-amin. Why? Mm-mm. Kasi vulnerability ang pinag-uusapan mm-mm. dito, di ba? Imaginein mo, lalo na kung kilala, ang image ay strong, very mm-mm. confident, suddenly magsasabing I made a mistake, I'm sorry. Mm-mm. Ah, difficult yan, ate. Ate, sa'yo, is it easy for you to say I'm sorry or admit that you made a mistake? Kapag parang mga maliliit na bagay lang, 'di ba? Napaka-easy talaga. Pero pag medyo talagang significant, mag-iisip ka. Pero kapag talagang malalim ang relasyon mo sa Diyos, you can't afford to lie or deny. Mm-hmm. Kasi pagkatao mo 'yan eh. The more na niloloko mo ang sarili mo, na alam mong nagkamali ka, tapos ayaw mong aminin. Hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos niyan. Oh. Kasi it's between you and God. At kasi siya ang nakakaalam ng motibo ng puso mo. At walang naaayos, ate, di ba? Oo, walang naaayos. Hindi, walang naaayos na relationship. Oo. Walang restoration. Yes, kasi ang cover-up kailanman, hindi tayo tinuruan ng Diyos na mag-cover-up. Oo nga. Lahat ng biblical passages, mga narratives, hindi yan nagtuturo. Ang biblical principle, hindi nagtuturo ng cover-up. Natakpan ang kasalanan. Oo. Pero ate, establish muna natin ito. No? Kasi may nagsasabi, sa bawat conflict, pareho, it takes two to tango. Yes. Diba sabi nila? Oo, na pareho kayo, may participation. Yes, lagi bang course. Ganun dapat? Oo. Kailangan ba laging may ambag ang isang tao in any conflict, kahit hindi naman siya nag-umpisa? Ganun yon. Maaring along the way, dun sa decision making, maaring may somehow. Pero yung timbangin natin kung ano talaga yung pinaka-root ng issue. Ng issue. Yung root ng issue, yun ang dapat palutangin. Yes. Hindi para i-pinpoint kung sino ang nagkamali, kundi alamin kung bakit nagkaganito. Basta ang para alam, maayos. Basta ang alam lang natin, ate, may nag-spark. Oo. Kaya merong nagkaroon ng conflict, di ba? Totoo so, ang ibig yun. Sabihin, yung spark na yan started somewhere or with someone. Tama ano, ate? Tama po ba ako? Kasi po, kailangan talagang mailatag ng husto yung clarity ng issue. Yes. Kasi habang pinagtatakpan yan, hindi talaga po yan nasisettle. Kinukote ano ate, hindi tinutumbok. Parang hindi. Katulad yan sa kasalanan eh, sugar-coated. That's right. Na yung that's mali, right. Nagiging tama. So, nagiging gray area. So, kapag yan ay natolerate ng natolerate, yung mali, nagiging tama. At yung dahilan talaga kung bakit nagkaroon ng conflict, hindi niya nare-realize. Yes. Kasi wala ngang tumutumbok. Diba? Like ako, halimbawa, hindi ko marirealize kasi hindi naman natutumbok sa akin. Eh. Kung ano talaga yung mali ko. Halimbawa, ay malay ko ba, di ba? O, minsan naman siguro natutumbok na ako pero dahil nga ayaw din tanggapin. Mahirap nga talaga kasi no, na maging vulnerable. Oo. So, yun, in-establish muna po natin ano, na yes, minsan sa conflict, totoo naman na lagi may dalawang parties. Pero please, wag naman sanang lahat ng conflict, kaya may conflict kasi pareho kayo may kasalanan. Well, in some cases, totoo. Mm-mm. Pero in many cases din, hindi. May umpisa kasi kung bakit ng conflict. Minsan, victim eh, yung isa ate. Tama ba ako? Mm-mm. Oo. Kaya hindi rin fair na laging ganon. Kaya sinisettle muna natin to ni Ate Nelly para alam natin yung ating panggagalingan. Ano? Yung ating point of discussion, ate. No? Kasi, tingnan natin, lahat ng narrative sa Bible, kapag may cover-up,
ini-expose ng Panginoon. Totoo yan, one day. Ano? Hindi siya ano, hindi niya tahasang tatakpan. Kaya nga, di ba, yung redemption na lang natin, yung sa Old Testament, na tinanggap ng Diyos ang mga Israelita dahil dun sa blood of the bulls, yung mga sacrifices, yung kasalanan na takpan. So, hindi natuwa ang Diyos for a while lang yon. Hanggang yung blood ni Christ ang talagang yun totally mag-alis ng kasalanan ng tao. So, ang Diyos hindi talaga, hindi siya sumasang-ayon sa cover-up. Never. Oo, never, never. Oo. Kaya ang ibig sabihin, kung sino yung nagkamali, tumbukin. Tapos, diba? Ayusin. Oo. Like, halimbawa, sa Bible, yung story na lang ni David kasi familiar tayo. Si David talagang tinumbok ng Panginoon through Nathan, di ba? Pero may nabasa ba tayo kay Bathsheba? I'm sure si Bathsheba ay kinonfront din ng Panginoon. Ano? Dinil din siya. Pero ang major kasi dito nga ay si David eh. Siya talaga yung, nag-participate si Bathsheba, I'm sure. No? But, ang nag-initiate. Diba, hindi ate? Sa pinagtatanggol natin hindi po, si Bathsheba. No, kundi, hindi naman po. Sa context naman, hari, nagkagusto sa isang babae na pinadala sa, pinapunta sa palasyo. Anong magagawa ng isang Bathsheba? Yes. Dapat sinabi niya sana kay Uriah. Eh kaso, yun na nga, parang napagtakpan kasi nakita natin dito yung pagiging maginoo ni Uriah. Yun. Na umuwi siya sa halip na sumiping kay Bathsheba, talagang hindi natulog dun sa ano ng asawa niya kasi yung kanyang prinsipyo na nakikipaglaban yung kanyang mga kasundaluhan, yung, siya. Nandun siya sa piling ng kanyang asawa. Legit naman yun kasi pinauwi nga siya. Pero hindi eh, kasi yung motive ni David, i-expose talaga ng Panginoon. Ayon. At nakita naman natin yung effect, ano, nung nangyaring yun. So, kaya nga natin ito pinag-uusapan kasi kailangang matumbok kung ano yung ating mga pagkakamali para alam natin. At pag natumbok na tayo, lalo na pag ang Panginoon naman na ang tumumbok sa atin, alam na natin yan, di ba? Kung ano yan, ang Holy Spirit ang magpapakita niyan sa atin. So, pag-usapan natin ito kasi gusto natin talaga maging straightforward sa pagtalakay sa isyong ito. So, ano nga ba ang nangyayari? Oh, itong magagandang mangyayari kapag nagsabi tayong I made a mistake. Dagdagan natin, I am sorry. Very sorry. Number one, you create a learning opportunity. Oh, yes. We are a better person. Yes. Now, after admitting that I made a mistake. Diba? Bukod sa na-liberate tayo, napalaya mula sa bigat na yon, ng guilt na yon, opportunity to learn yon. How do we really learn from this, ate? After we said, I made a mistake, how do we learn? Kasi nga, natatauhan tayo na akala natin lahat ng decision natin ay tama. So kapag na-confront na ito yung naging resulta ng decision natin, di sabi natin, ay, mali pala yung decision ko. Dapat pala hindi ganon. So yun yung opportunity for you to become a better person. Na mas matututo ka gumawa ng mas maiinam na desisyon na hindi lang ikaw ang nag-grow. Tandaan po natin ha, sa issue ng growth, hindi ka nag-iisa. May kasama ka dyan ng mga tao na mag-grow din sila. So, you grow together. Hindi po pwede na ikaw nag-grow, sila hindi. Anong nangyari? Hindi po yung ganon. Hindi yun ang teamwork. Hindi yun yung plano ng Diyos. Kasi parang, aba, ikaw lang ang mahal ng Diyos. Ikaw lang yung mapapabuti at yung iba hindi. No. Nasabay-sabay. He is a just God. Amen. So, ano ang nangyayaring maganda sa atin when we admit that we made a mistake? Learning opportunity. At hindi na natin gagawin kasi nga alam na natin kung ano. Ang mistake na yun. Kaya importante talaga na ma-identify kung ano yung mistake. Kasi mag-learn tayo dun sa mga mistake na yon, and by the grace of God, hindi na natin hopefully magawa ulit. Ngayon, kung walang nagsasabi kung ano talaga yung mali, paano ngayon? Diba? Hindi na aayos, hindi na nagkakaroon ng parang openness, no? So number one, ito pa na nangyayari, ano, learning opportunity. Sana pag nag-learn na tayo, hindi na natin wag na nating unlearn or kapag na-learn na natin ito, sana wag na nating maulit. 'Di ba, ate? Ano nga ba nangyayari kapag na-learn na eh? Tapos nauulit pa. Ano bang nangyayari? Ano bang pwedeng mangyari diyan, ate? Eh 'di ba, one word is enough.
for an intelligent person. Diba? Wow! Diba? Sabi niya, isang salita lang sa isang matalinong tao, mauunawaan na niya. Mm-hmm. So kung ikaw, na laman mo na nagkamali ka na, if you're an intelligent person, you won't do it anymore. Mm. Kasi ina-associate mo yung sarili mo na you are a learner. Uh-oh. Diba? Lahat naman tayo. Wala namang natututo kung hindi nagkakamali. Oo, oo. Kaso di ba ate, talaga may mga tao na paulit-ulit the same na pagkakamali. Eh ang tawag sa kanila stubborn. Stubborn na. Oo, sa Pinoy na pananalita hindi maganda ang tawag diyan. May kasabihan nga diyan, di ba? Pero tama, you know, very politically right. Stubborn. 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 Political ba tama? Spiritually right. Biblically right. Eh ayaw nga ng Panginoon yun. Uh-oh. Yun ang parating sinasabi niya sa mga Israelita. You have a stubborn heart. Diba? Yung stubbornness talaga ng mga Israelita, doon talaga sila minimit ng Diyos eh. Sabi niya, sige, matitigas ang ulo niyo, sige. So gagawa na naman siya ng mga circumstances na talagang matatauhan, di pa rin natatauhan. Grabe, ano, paulit-ulit. Kaya yung iba talaga matagal magkaroon ng transformation kasi nga hindi agad na realize kung ano yung mali, di ba ate? Mahirap, ano? Ayan, number two, ito po yung magandang mga nangyayari. Ano, when we say, I made a mistake, your self-reflection improves. Wow! Hopefully talaga nagre-reflect. Totoo. Magkakaroon ng introspection ang tawag dyan, di ba ate? Kasi, kapag in-admit natin yung ating mga pagkakamali or nagkamali tayo, ito na nga, nalili-liberate tayo. Eh. Nagiging malaya tayo dun sa bigat ng pakiramdam, yung feeling of guilt ate, di ba? Kaya, kailangan po talaga nating i-release yan. Wag na yung ako lagi ang tama dito or ako ang tama, kayo ang mali. Yung hindi maganda yun eh, no? So, pag nakita nating may mali, nagkamali tayo, i-admitan natin ang maganda talaga sa may banal na espiritu sa buhay. Nako, napapromp talaga tayo. Ay oo. Ako yun talaga ang isang gustong gusto ko, yung hindi ako napapakali. Totoo yun. I know something is not right, di ba ate? You are bothered. Totoo yung parang yun. Minsan hindi pa nga natin ma-identify yung reason ba't nababother, no? Pero bakit ako bothered? Anong problema dito, no? So yun, please declare I made a mistake. Yes. Ganito kasi, 'di ba? Ang Holy Spirit na nasa atin is holy. So alam na alam yung buong pagkatao natin. Yung lahat ng intentions natin, alam niya. So siya ang unang nasasaktan. Yeah. Siya ang unang nagpa-prompt sa atin. Anak, hindi yan tama. So bibigyan ka ng anxiety. Yung prayer time mo sa kanya, apektado. So kapag ganyan na, mga ano na yan eh, mga signal, mga warning na something is wrong. Red flag. So kapag nadudun ka sa panahon na yung devotion mo sa kanya, maririnig mo ang tinig ng Diyos eh. Anak, lalo na pag nagbasa ka na ng salita na Diyos, anak, eto yon. Kaya hindi po pwede hindi mo itama ang mali. Oo. Napaka-imposible nun. Kung very intimate ang relationship mo sa Panginoon, natotoo ka sa Kanya, hindi po pwedeng manatili kang nasa mali, magpapakatigas ng ulo mo, dahil ang banal na spirito, hindi ka tatantanan. Ayon, totoo yan, ano? Sa hindi dulo. Ka tatantanan. Oo. Alam mo, ang isa pa, kapag hindi natin sinabing, I'm sorry, I made a mistake, lagi nating i-justify yung ating behavior. Yes. Lagi na sa defensive mode tayo. I-defend lagi yung behavior. Kaya lang naman ako nagganganito kasi ganyan. Laging ganon. Pero kung sincere talaga, yung I made a mistake, alam mo, na-free up tayo mula sa mga ganon. Yung behavior na gina-justify. Kasi nga ayaw nating aminin na may mali tayo. Di ba ate? Pero ang tanong kasi, kapag nandiyan dyan ka sa stage na yan, na ayaw mong aminin, masaya ka ba? Ayun. Masaya ka ba talaga? Masaya ka ba talaga? Oo, payapa ka ba talaga? Kasi alam mo, na kapag hindi maayos ang relationship mo sa Panginoon, kahit nga something na ano lang, hindi ka talaga tatantanan ng Panginoon kasi hindi naman siya konsentidor eh. At saka ayaw ni Lord
na mag-develop tayo ng mga ganong attitude. Kasi hindi ka magiging pagpapala sa ano mo, sa community mo. Hindi talaga. Kasi yun na nga, hindi tayo tinuturoan ng Diyos na magbalat kayo. Sa akin, yes. Napaka-importante nun. Genuine ano. Ay nako, walang tuturuan ang Diyos. At saka hindi yung nature ng Diyos natin. Na yung pagbabalat kayo, never. Never. Never talaga. Oo nga eh. Kaya ang tinuturo sa atin yung authentic Christianity. Oo. Yeah, okay. Number three, you show you are trustworthy. When you say, I made a mistake, yes. I am sorry. Yes. Isa to eh, no? Na, yes. Na ipapakita na, katiwa-tiwala pala tayo, kahit ang kamali. Kahit, remember, wala naman talaga hindi nagkakamali. Magkakamali at magkakamali tayo, pero nakikita nila, kakatuwa naman siya, hindi siya prideful. Trustworthy siya, na pwede mo pala talaga siyang mapagkatiwalaan. Kasi in touch siya with himself or herself, di ba? Yes. Maging responsible tayo na i-admit yung mga mistakes natin and maging accountable. Nako, ako nagkamali talaga ako dito. Accountable ako sa nangyayari ngayon. Kasi iba yung pag-admit eh na mali tayo, I made a mistake. Pero iba naman yung sense of accountability. Accountable ako sa nangyayari, sa effect. Kasi yung accountability is now about the effects, di ba? Effects of our mistake. Di ba? Ate, maganda yon na marunong tayo maging accountable. Kasi yung iba, bata ko nagkakaganito eh, nagkamali kasi nga eh. O, ba't nangyayari ito? Eh, kasi nga, nagkamali eh. Oh. May positive ba tayong aasahan, ate, sa isang pagkakamali? Oo, ako kasi kapag ang isang tao, talagang makita mo yung sincerity ng pag-amin niya, ng pagkakamali niya, the more nadodraw ako dun sa taong yon. Kasi nga, nakikita ko na totoo. Ano siya, mapagkakatiwalaan. At pag sakali mang nagkamali, kunyari, nagkaroon ng ano sa relationship niyo, maaayos at maaayos. Kasi inaamin niya. At saka ang effect nito sa'yo, iba din. So ikaw na may tendency ka sanang hindi ka umamin, nagagaya ka sa kanya. Sabi niya, wow! So napapawaw tayo sa, Lord, ang bait naman itong taong ito. Ako, Lord, siya sa atin mo ako, baka ako yung prideful, ganyan-ganyan. So, nagiging stepping stone sa atin yung taong yon na masiyasat din natin yung ating sarili. At saka yung trustworthiness talaga ng isang taong umaamin ng pagkakamali. Ano yan? Ripple effect yan eh. Magiging maganda yung samahan sa isang lugar, sa isang community, kapag ang isang taong ito, umamin na ng pagkakamali niya. Aapakan mo pa ba siya? Hindi na. Hindi na. Ililift up mo na lang siya. Yes. Ito ang kagandahan. Sorry ha. Sige na. Pinapatawad na kita. Diba? Ang daling magbigay ng forgiveness. Yes. Kasi alam mo, sincere yung taong yan, umamin na nga ng pagkakamali. Ano ka pa ba naman? Papaluin mo pa ba naman? Hindi. Ang tendency mo sa isang tao, umaamin ng kanyang pagkakamali. You are being drawn closer to that person. At ang tendency mo is to help that person. Na kung ano man yung kanyang weakness, sige ha. O sa susunod, huwag mo nang gagawin yan. So kumbaga, nagkakaroon ng binding. Nagkakaroon ng binding. Galing ano, di ba? Kaso talagang na, yung authenticity natin na nalalabas talaga. Yes. Walang perfecto, nagkamali tayo, pero yes. Inamin. Di ba? Inamin. At alam kung saan siya nagkamali. Yung kasi mahirap nga, no, pag hindi alam talaga kung ano yung pagkakamali at yung effect ng pagkakamali. Ano ate, alam mo ang ganda ng sinabi dito sa material natin. Avoiding responsibility often requires deception or lying. Yes. Magtatakip or magtuturo. Siya yes. kasi. Parang si Adam, ano? The woman you gave me. Siya kasi. And alam mo, tanong mo, nang di-deceive patuloy tayo, nagsisinungaling. Hindi kasi gagawa ng paraan para yung issue, yung pagkakamali, hindi niya i-own. Pero ang isang tao na ino-own ang kanyang mistake, talagang mas kagalang-galang, karispe-respeto. Kasi kumbaga, parang kita mo, at least, alam niya na hanggang dun pa lang naman siya. Hanggang dun pa lang yung alam niya eh. Hanggang dun pa lang yung kakayahan niya na mag-decide. So, parang, ikaw, pag inamin mong nagkamali ka, you're giving a person, someone na turuan ka.
tulungan ka kasi hindi ka all-knowing eh. Yan, alam mo, kapag hindi talaga tayo nag-say I'm sorry, hindi tayo naging accountable, mauulit at mauulit yan. Madadagdagan lang yan. Makikita natin, ay nako, out of proportion na. Magugulat na lang tayo. As in, biglang sabog. Na caught unaware tayo. See, kapag hindi tayo naging responsible, pag naging accountable tayo, sa nangyari, sa effect. Pag sinabi po kasi accountability, yung effect na yan eh, no? Oo. Una, recognition na nagkamali tayo. Pangalawa, yung accountability, anong effect noon? So, I'll be very accountable. Marami pong mga effects, negative of course, na hindi na na-restore, hindi na ibabalik. So, ate, anong mangyayari pag ganun, pag hindi na na-restore? At hindi naman natin i-expect, ano, na mari-restore. So, ano bang pwede nating masabi pa dyan, ate? Eh, syempre, magsasuffer ka din eh. Oo. Hindi lang ikaw ang magsasuffer, magsasuffer yung mga tao sa surroundings mo. At ang tanong, nakaglorify ba yun sa Panginoon? Yun yung pinakaano dun eh, na you're supposed to do things that will glorify the Lord. Pero dahil nga sa nagkamali ka at ayaw mong aminin, so, minsan, hinahayaan lang tayo ng Panginoon eh. Hindi sa kinukonsinti tayo. Actually, hindi nangungonsinti ang Diyos. Parang binibigyan lang tayo ng time na makapag-isip. Na ma-realize, ano ba yung naging resulta ng aking ginawa? At pag hindi ka pa naman talaga nahimasmasan, ay di mapapalo ka na niyan. Salamat po sa mga pusong lumilipad. Talaga, ang daming pusong lumilipad. Oh, walang nagko-comment pero may mga pusong lumilipad. Feb-ibig pa kasi. Feb-ibig. Oo, maraming salamat po. Ito number four, anong nangyayaring positive when we say I made a mistake? We strengthen our relationships. Sure. Pero kailangan maging aware din tayo na meron din pong mga hindi na talaga nare-restore. Di ba ate? Pero mas maganda sana kung ma-restore. Beautiful yon. Pero ang magandang positive na nangyari sa atin, na-strengthen natin yung ating relationship. It takes humility kasi to say I made a mistake, I am sorry, and maging accountable sa effect nito. No? Pero ang effect nito maganda. Oh. Imaginin mo lalong lumalakas. Yung relationships. After a problem, lalong lumalakas yung relationships, diba? Ayoko sana itong ikwento, pero opo. Ano kasi medyo maselan, pero hindi ko naman bibigyan ng pangalan. Uh-oh. Merong mag-asawa na yung wife na-scam. So hindi alam nung husband kasi siguro yung husband kasi busy din sa ibang lugar. So nalaman na lang niya na scam siya sa isang malaking pera. So, ayaw niyang sabihin sa asawa through the phone or messenger kasi gusto niyang magharap sila. So, finally, nagkasama yung mag-asawa at sinabi ng wife na, sweetheart, ganito na scam ako, ganitong halaga, ganyan. So, inamin niya. So, ang tanong ko, sabi ko, pinagalitan ka ba? Sabi niya, hindi. Sabi ng asawa ko, pera lang yan. Pagtutulungan natin yan, mas malaga sa akin yung relationship natin kaysa sa perang yan. So dito ko nakita na kasi very genuine yung pag-amin ng wife. So sa halip na sisihin siya ng asawa, kasi malaking halaga eh. Sa halip na sisihin siya ng kanyang asawa, dahil sinabi niya yung buong katotohanan, yung suporta nandun. Kasi kung iba-iba sigurong mag-asawa yun, nung kwento niya sa akin, sabi ko, ang bait ng asawa mo. Kasi kung iba yan, nako, kung ano-ano na nang narinig mo sa kanya. Baka na-feel kasi ng lalaki, ng asawa, na sincere. Na, at saka, inaamin niya yung pagkakamali. Yung maganda naman yung intention ng wife, yun na nga, na-scam kasi. So, dito ko nakita, na kapag umamin tayo ng ating pagkakamali, hindi ka naman papaluin talaga. Yeah. In fact, yun ang sinasabi dito sa material natin. People are more likely to trust and respect someone who admits their errors. O tingnan mo, o nga naman, lalong napagtitiwalaan eh, no? Lalong nare-respeto. Wow. Yes. Lalo na kung may stature yung taong yan at nagsasabing, I'm sorry, I made a mistake. Oh, wow.
ibang klase yan. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pero ang feeling kasi natin, pag nasa, may mataas ng stature, mm-hmm. parang as good as perfect, you know? Mm-hmm. Maraming ganun mm-hmm. na nag-iisip na parang hindi na nagkakamali. Hindi. Oo. Kakamali pa rin yan. Oo. Kaya totoo. Kapag yung mga taong yan ay magsabi na, I'm sorry, I admit my mistake, I made a mistake, mm-hmm. Ibang klase yan. Talagang mm-hmm. yung humility, vulnerability, nandyan. So, ang mga tao na alam nating sincerely nagsasabi na I made a mistake, mas na strengthen talaga ang relationship, mm-hmm. yung trust and respect natin mas nabubuo, di ba? Mm-hmm. And alam mo, ang kakatuwa nito kasi meron ate, di ba, merong mga parang pag minsan na naging victim tayo ng mistrust, ano? Mm-hmm. Mistrust ba tawag doon? Mm-hmm. Yung minsan hindi na tayo makarecover. Mm-hmm. Hindi na natin mapagkatiwalaan yung taong mm-hmm. yan. Parang ayaw na natin. O basta okay lang kami na civil pero hindi ko na siya pagkakatiwalaan. Oo, mahirap oo. Talaga yun. Pero meron, bakit ate meron ding tao na kaya mong ibalik? Ano? Siyempre, trust. Kasi nga kapag oo. Alam mo na sincere yung tao na na-realize niya na mm-hmm. nagkamali siya. Mm-hmm. Kasi ang point dito, kapag sincere ka na maibalik yung relationship, pupunta ka dun sa taong yun na nasaktan mo at hingi ka talaga ng genuine na patawad. Ayun. Yun din yun eh. Kasi kung talagang napaka ano sa iyo nun, mahalaga yung taong yun. Mm. Ayaw mo siyang mawala. Uh-huh. Kaya dito nakikita na, wala naman pala akong value sa kanya eh. Uh-huh. Kasi nagkamali na siya at lahat, ayaw pa niyang aminin. Uh-huh. So hindi sa kanya mahalaga na ma-retain yung aming relationship. Uh-huh. So parang ililet go ka lang ng paganon-ganon. Uh-huh. So doon mo marirealize, hindi siguro talaga ito minahal ng taong to. Kasi mm-hmm. otherwise, mm-hmm. mauunawaan ko naman siya, sino ba naman ang hindi nagkamali. Uh-uh. Pero kapag hindi sincere sa paghingi ng tawad, mas gusto niya pang i-ano yung kanyang, yung pride. Defensive. Oo. No? Defensive. Palagay ko, wala talagang mm-hmm. totoong malalim na friendship na nangyari doon mm-hmm. sa dalawang yun. So, ako, may mga instances na ganon. Actually, yung nasa Manila ako, mm-mm. merong naging issue na sa akin very personal na nasaktan ako. So parang na-severe yung aming friendship. Pero all through the years, sinusuyo niya ako. Mm-hmm. Humingi siya ng tawad, pero I was still hurting during the time. So siguro nasaktan ko din siya doon sa letter na pinadala ko. Pero alam mo, through the years, na unti-unti, na-realize ko din yung aking yung sobrang pagka ano ko din yung ambag mo. Yung stubborn din ako nung time na yon. Feeling ko kasi biktima ako eh. Pero nung na-realize ko na mali yung response ko, yung response ko ang mali. Naging OA naman ako, overacting naman doon sa naging ano niya. So, alam mo ngayon, na ano kami? Na-restore kayo. Kami. Oh. So sabi ko, salamat Panginoon. So nung mag-birthday siya, nagpadala ako ng message kasi nasa malayo siya. Mm-hmm. Tapos sabi niya, let's just forget the past. Mm-hmm. The past is past. Mm-hmm. And let's move on. Mm-hmm. So, ang ganda na kapag nalaman mm-hmm. mo na yung taong nakagawa ng mali mm-hmm. sa'yo, mm-hmm. ma-feel mo na yung sincerity ng paghingi niya ng tawad. Nahihil mm-hmm. talaga. Mm-hmm. Nahihil. Pero hanggat walang hindi ma-feel, ano? Genuine, parang hindi tumatago sa puso eh. Yun ang problema kasi. Eh bakit nga ba hindi tumatago sa puso? Ano bang problema dun, hindi ate? Hindi tumatago sa puso. At hindi tumatagos. No, hindi tayo ang makapagsabi niya. Kasi tayo ay recipient lang naman nun. Ano? Mm-hmm. Ayan, sige po. We'll take a break muna. Patugtog lang tayo ng isang song and syempre video. Para naman sa ating social media audience. Years. This story began with one God who planted in the hearts of three faithful men one vision, to reach the unreached in the Far East or Southeast Asia with one message, the good news of Jesus Christ.
From the United States, they traveled 7,000 miles across the world, hoping to establish a radio station in China. But not long after, China closed its doors to foreign missionaries. So they set their sights on the Philippines, where the Lord allowed the vision to take root. In 1948, from one studio, one antenna, one transmitter, and one calling, one mission was launched to bring Christ to the world by radio. And now, 7.5 decades later, FEBC has become a network of 13 radio stations across the Philippines, heard in 27 local languages. The Philippines turned out to be an ideal location for FEBC's outreach to Asia. With two shortwave transmitting sites in Iba, Zambales and Bocaue, Bulacan, FEBC broadcasts go out to China and surrounding nations in Southeast Asia in more than 40 languages to approximately 3 billion people. As technology changes, FEBC has gone beyond the airwaves into the digital world. In addition to its terrestrial radio stations, FEBC has 5 new media channels online to reach a wider audience. Through its Manila and regional radio stations, from shortwave sites to online streaming, FEBC Philippines finds ways to connect. In 2022, FEBC received close to 3 million responses from listeners worldwide. Amidst repressive governments, religious persecution, changing political and cultural landscapes, and even a global pandemic, FEBC continues to be a spiritual lifeline. Kami ay nagbabalik at pinag-uusapan natin ang ating topic. the positive effects of saying I made a mistake. Mm-hmm. Kasunod kasi niyan ate yung I'm sorry. Meron ba nasabi, I made a mistake. Mm-hmm. Sana kasunod, I'm sorry. I am sorry. Pero yung totoong I'm sorry. Angelica, good day to you. Wow. Sana masarap ang tulog mo. You're here, Angelica. Namimiss namin yung feedback mo. Yung mga comments. Saka comments si Daniel. Oo nga, wala pa sila. Asa na to? Okay. Number 5, you develop a growth mindset. Wow. Mm-mm. Ang isang positive effect pala, one of the good things that happens when we say I made a mistake, yung growth mindset. Ito yung pagkakilala natin na no matter what you do, you can learn from your actions and grow as a person. Mm-mm. Sabi ng ating material. Mm-mm. Yung ganun, parang maganda man yan o hindi, we can always learn from it. Mm-hmm. Di ba, ate? No. Yung sabi nga ni, minsan si Joseph, hindi ko ito makakalimutan, sinasabi niya na, minsan, ba't naman ng ganon, ba't naman ganyan, ganyan. Isipin mo na lang na nag-tuition ka. O nag-tuition tayo. So parang pag ganun, ay o nga no, learning, nag-tuition. Malaki yung tuition fee. Malaki ng tuition ha. At isa, pag nag-tuition tayo sa school, di ba? Parang pera lang yun, tapos effort sa pag-aaral. Mm-mm. Pero ito yung halimbawa, yung pain, nag-tuition. Pero yun kasi yun eh. Ang tawag ko dyan, live Bible study. Live kasi Bible lessons study in life eh. Nandoon ka sa Life University. Ako parati kong sabi ko, nag-live Bible study na naman tayo, Panginoon. Kasi minsan yung mga theories, aware ka lang. Pero ito, nahihimasmasan ka talaga. Live Bible study. So ganun pala yun. Ang isang tao na parang nakaka-admit na I made a mistake, parang sige, nagkamali ako, naka-hurt ako, pero sandali mag-grow ako dito. As a person talaga. Siguro, 5 years from now, 2 years from now, better person ako. Di ba, ate? Sana ganun. Actually, ako minsan napapahiya sa sarili ko kasi di ba sa edad ko ba naman to. Pero alam mo, kapag nagkakamali ako at nare-realize kong mali, sabi ko, wow, Lord, ang kitid pala ng isip ko.
Minsan nahihimasmasan ako. Akala ko, Lord, ang lawak na ng pang-unawa ko. Hindi pala, no? Ang kitid pala ng pang-unawa ko. May na-miss tayo, ano, hindi natin nakita yung aspect pero na yun. Pero alam mo, parang pag inamin ko sa sarili, naku, napakakitid pa rin pala ng isip ko. Natutuwa ako. Kasi kumbaga parang nai-stretch yung wisdom, yung understanding, na hindi na masakit. Kasi kapag hindi mo talaga inaamin, ang sasaktan ang pride eh. Nakala mo ang talino mo, bakit hindi? At lalong nagiging defensive. Yes. Ano? Lalong nagiging defensive. Pero pag sinabi natin, mali talaga ako, nagkamali talaga ako dito. And maganda na, sige, matapos na kong gawa ng paraan kung paano naman maituwid ang pagkakamaling ito. Mm-mm. Pero hindi lahat ng pagkakataon nare-restore, ha? Yeah, I think that's something na we have to admit, ate. Ano, hindi lahat yan 100%. Well, kung ma-restore, why not? Katulad ng na-share ni Ate Nelly kanina. Pero may mga bagay po talaga na hindi na. Yung magpapatawaran na lang. Pero hindi na siya marirestore. And that we have to be very, parang, we have to prepare ourselves then ano. Pero ang maganda nito, sa nangyaring yon may learning. Ay, oo. Katulad ng sabi nga natin kanina, yung mindset, growth mindset. Ano po ba ang naitutulong sa atin ng growth mindset? Yung, imaginein mo, yung nare-reframe daw, sabi dito sa material natin, yung mistakes natin from a negative to something more positive. Nagkamali ako, pero ito ang effect sa akin. Iba na siya. Diba? Nakakatuwa po yung mga testimonies na naririnig natin, diba? Sa mga malalalim ng mga kasalanan, na feeling natin ang sobra ng makasalanan. And then, nung na-learn niya yon at inamin na may mali, wow, iba na siya suddenly. Gemma Barutilla, hello sis! Naku, salamat sa pagpaparamdam mo kahit busy ka. Sabi niya, to admit a mistake requires a lot of humility on our part. For sure, God's amazing grace will liberate and will transform us. Totoo. Correct, sis, Gemma. Totoo. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng tao madaling mag-admit. Oo, totoo. Hindi ate, ano? Pero actually, pag hindi mo in-admit ang mistake mo, ikaw ang lugi eh. Totoo. Oo nga. Kasi, kunyari ako, sa experience ko, no? Itong taong to, kita ko nang very clear yung kanyang pagkakamali. Ayaw na aminin. Iko-cover up pa talaga. Oo. Alam mo, una, nawawala yung respeto ko. Pangalawa, unti-unting lumalayo ako sa kanya. Yes. So, kahit na sinasabi ng Panginoon, anak, pwede mo siyang i-rebuke para mahimasmasan at matuto. Pero kung ang labas ko, sa lahat ng intention kong good, okay? Yung intention ko is good. Pero, na ma-rebuke siya, na matuto siya. Pero ang twist ng story, ako ang kontrabida. Namamanipulate. Sabi ko, Lord, that's not fair. Okay. Siguro ate, total na mention na yung rebuke or correcting. Pwede bang malaman natin when do we rebuke? When do we correct? Kasi pag talagang alam natin na yung damdamin talaga natin, parang hindi natin matolerate na hindi lang isa ang naaapektuhan, hindi lang ikaw. Kumbaga, may mga tao nang apektado. So, out of fear of God. Ako, ito ang pinaka-bottom line ko eh. Na hanggat hindi ka natututo sa pagkakamali mong yan, you don't honor God anymore. So kapag alam mo na pinaprompt ka ng Lord na kausapin siya, pagsabihan, para mahimasmasan, at least you've done your part. Oo, pag may prompting. Pag may prompting. So pag hindi siya sumunod, wow. Wala. Bahala na ang Panginoon sa kanya. Kasi ate, I'm sure, like you na-mention nyo kanina, sometimes naman parang alam nating may mali, ano? Pero we just can't rebuke anyone. Tama ba ako, ate? Oo, ganun ba yun? Yung rebuke agad natin? Oo, di ba? Kasi meron din eh. Merong kailangan maghintay din tayo ng prompting timing ng Panginoon. Timing prompting. Kasi pag wala naman nun, hindi pagiging productive yung ating pagre-rebuke, ate. So, ate, may, siguro, when you parang had the chance na ma-rebuke yung isang tao, anong naramdaman? Eh, siyempre, masasaktan talaga. kayo? Oo. Ako, at least, kapag nakapagsalita na ako, although ang iniisip mo, masasaktan siya. Oo. At maaaring magalit siya sa'yo. So, maaaring masevere ang inyong relationship. Pero ako, kapag alam ko na ginawa ko yon out of fear of God, na samaw yung intention ko, mapabuti siya, kung hindi niya yung tatanggapin,
well, nasa sa kanya na yon. Basta ako, malinis ang konsensya ko, I have done it in good faith. So kung hindi pa siya ready to accept yung fault na yon, so maghihintay ako ng time. Kasi alam ko naman na kung talagang God-fearing ang taong yan, ang taong God-fearing, you can't afford to cover up your sin for quite a long time. Opo, opo. Maaring for a while, kasi nasasaktan ka yung pride mo, but you can't afford na manatili ka dyan. Kasi hindi yan ang disenyo ng Diyos para sa atin. Pero were there also times na parang parang alam nyo po na something hindi tama, no? But hindi kayo nag-review? Of course. Kailan po yun, no? Yung pagkakataon na yun? Kasi kung parang tinitingnan mo na, parang nagsisisi naman na siya. Na parang somehow may ginagawa na siyang iba. So parang bibigyan mo siya ng chance, okay? Sige, let her amend her ways. Pero pag paano naman pag wala? Iyon, magpipray ka talaga sa Lord. Ikaw ba talaga ang magre-rebuke sa kanya? Yes. Ikaw ba yung papakinggan niya? Kasi lalo na kung may mga biases na, di ba? Na kahit nasabihin mo in good faith na maganda ang intention mo, if that person is not willing to listen, sige, hayaan ko na lang. Hayaan mo na lang. Okay, sige. So, yan po nakakatuwa na talagang naglo-learn tayo. Number 6 na po ito, you enhance your problem-solving skills. I'm sorry pala tayo, I made a mistake. Na-enhance yung ating problem-solving skills. Paano kasi ito, no? Siyempre naman, the fact na nagkaroon ng conflict, siyempre, pag-iisipan natin yan, pag-pray, pagpaplanuhan kung anong gagawin doon. Di ba, ate? Para ma-solve. Kasi ang goal nga is ma-solve. O di, siyempre, pag ang goal natin ma-solve, mag-iisip talaga tayo, mag-pray nito, ate. O di ba? O na-enhance yung ating problem-solving skills. Pero tama ba, ate? Na ito ang problema, pero mali yung naging solusyon. Either mali ang solusyon or mali yung paraan ng pag-solve ng problema. Pwede. Anong effect nun? Siyempre, hindi pa rin mariristore yun kasi gumagawa ka ng paraan na hindi yun angkop. Hindi yun yung angkop na response dun sa naging problem. May isi-share lang ako. Sure. Nung very early on sa aking ayaw ko talagang pumasok sa isang leadership position. Kasi alam ko, kilala ko sarili ko, yung aking prinsipyo, mahigpit, ang dami kong babanggain. So sa school, ang dami kong pinagdaanan na, tawag dito, syempre, somehow, mga conflict sa leadership, ganyan. So, biruin mo, nag-registrar ako, nag-librarian ako, tapos, hindi ako umano dun sa pagiging academic teen, tuloy-tuloy na sa presidency. So, aware sila na ganun yung aking personality. At yun yung pinaka-reason ko na ayaw kong humawak ng leadership position kasi baka masyado akong mahigpit. Pero, ganun pa man, sila ang nag-decide. So, I was an appointed ng ano namin, ng DS namin. So, yung mga early years ko, talagang kita ko yung higpit ko sa sarili ko. Kasi nga, syempre, galing ako sa isang office, na secular office, na mahigpit kami. Yes. Oo, diba? Yes. I-research pa naman yun. Research. You have to do things accurately. Walang doktor-doktor dyan. Kailangan pwedeng, base sa data. Base sa data, accurate, and ano yan, reported lahat talaga yan. Po. At ang advice sa amin ng pinaka-boss namin, sabi niya, never kang mag-attempt na gawan mo ng parang magandang data hoping na magkakaroon ng statistical significance. Sabi niya, hindi yan. Hindi yan. Kung kailan akala mo walang kalatoy-latoy ang research niyan dahil yan ang accurate, it could be na magkakaroon ng statistical significance. So, klarong-klaro yun sa akin. Wow, tip yan sa mga nagre-research ngayon. Yes. O gumagawa ng thesis. So, alright. O sige. Clear na clear sa akin yun. Accurate even to the 0.0001. Mga ganon. So, na-train ako sa ganon. Minsan lang magbigay ng instruction nun yung boss ko. Tapos talagang hands-on na. Sa'yo na lahat yan. Magbibigay lang siya ng instruction, pero ikaw ang gagawa ng lahat. Magbibigay ka lang sa kanya ng mga updates, reports and everything
at mag-uusap kayo kung ano yung naging significance doon sa trabaho nyo. Mm. So, sanay ako sa ganun. Mm. Kung magka-task-oriented ako. Mm-hmm. So, heto na kamo. Doon sa school, so nakikita ko na yung mga inconsistencies na yung supposedly na mga work habits. Hindi ko nakikita. So, to cut the story short, nakita ko yon. Naghigpit ako. Magkasakit ako. Nung magkasakit ako, doon ako nagmuni-muni. Sabi ko, Lord, ayoko. Very stressful. Ganyan-ganyan. So, doon ako pinaunawa ng Lord na, anak, yung secular job mo, bagamat ang dami mong natutunan na magagandang working habits doon, yes, at ito, isang Christian community, dito mo dapat ma-develop yung attitude of grace. Mm. Di, sabi ko, Lord, parang nakikipag-argue, yung grace bang yun? Magiging dahilan na sa halip na mag-excel sila sa kanilang trabaho, eh parang wala lang, ganyan-ganyan. Hindi pa rin. So, finally, nag-faculty meeting kami. Pagkatapos ko ng magkasakit na, kumbaga, inayos na ng Lord yung puso ko. Humingi grace. Ako ng, marami ng grace. Humingi ako ng tawad sa isa't isa. Humingi ako ng tawad. Sabi ko, patawarin niyo po ako kung naging task-oriented ako. Sa halip na maging people-oriented ako. Pero ito sana yung ma-accomplish natin. Kasi dapat nag-i-excel tayo dahil gawain ito ng Panginoon. Pero hindi naman po pwede na dahil gawain ito ng Panginoon, hindi tayo walang magbibigay ng grace. So alam mo, pagkatapos na nasabi ko yon, parang na-feel ko yung love. Na-feel ko yung love. Kasi nung una nga, iniiwasan ako kasi ang higpit ko eh. Pero alam mo, nung nangyari yon, doon ko nakita na na-bind kami. Kasi inamin ko, ako yung may problema. Kasi parang naging slave driver ako. Hindi naman siguro to the, yung talagang pinaka-perse ng slave driver. Katulad ng alam natin yung slave drivers. Pero one way or the other, naging ganun yung attitude ko. Kasi nga, bago ako sa leadership eh. Parang gusto kong may makitang, may ma-accomplish na something to the point na hindi na ako sensitive doon sa feelings ng mga staff, ng mga faculty. Doon ko na-realize, tao ito. Hindi ito makina. Tao ito. They need affirmation. They need sympathy. They need, yun nga, building up. So, nung ma-realize ko yon, sabi ko, Lord, salamat. So, parang natuto ko doon. So, I have to give up my pagiging. Sobrang higpit na wala sa lugar. Doon ko na-realize, wala ka na sa lugar, anak eh. Pero na-accept ka pa rin, ano? Dati iniiwasan kayo, di ba sabi niyo? Nakarating nga po ako ng 9 years eh. Okay. Mga first year po yun ng, ano ko, ng leadership. Ito, maganda to eh. Basahin ko na lang siguro, no? Yung sinabi po dito sa material natin. It's highly unlikely, kasi parang katulad nung kay Ate Nelly, ano? It's highly unlikely you meant to do the wrong thing. Di ba? Yun naman, si Ate Nelly gusto niya lang naman excellence eh. You probably just don't know any better or you made the wrong choice. So, ibang paraan. Para ma-execute ni Ate Nelly yun, yung excellence, sa kanyang ganda eh. Excellence, ano bang mali doon? Lalo na siyempre sa Panginoon. Pero ito, but unintentional or not, if you want to make amends, you need to first admit the problem and then find a way to fix it. Yan. Granted, the person you wronged may know exactly how they want you to fix it and you need to listen to them. Yan. So, tama ate, ano? Yun. Okay. Minsan, hindi naman natin intentional eh. Pero, minsan sabi nga natin na kailangan magkasakit. Para ma-realize, ano, no? Tao to eh. Tao to. Hindi mga makina, sabi ni Ate Nelly. God bless po, sabi ni Tolibas,
Bonafé Jerome. Salamat sa iyo. Sabi ni Angelica, miss ko na po kayo. Di lang po makafocus masyado kasi po may inaasikaso at nilalabas ko na po ang baby ko tuwing umaga para masanay sa tao. Okay. O tama. Sabi ni Angelica pa, naalala ko po nung nag-aaral pa ako. Sa exams po, binabalikan ko ang mga mali ko. Yes. At tinatandaan ko ang tamang sagot. Ay, tama ano. Oo. Minsan okay po to see the mistake as something na pwede mong, sandali lang ha, mistake na, pwedeng maitama. Tama, kasi po, alright, sandali lang ha, kasi minsan okay po to see the mistake as something na pwede mong matutunan kasi mag-focus ka na, insist mo yung, insist. Sandali lang ha, mayroon kasi sumisingit. sorry, Angelica. Oh, sige. Pwede ba akong mag-ano? Pwede ba akong interrupt Ate Rax? Sure po. Kasi ganito, tingnan na lang natin sa exam, no? Kunyari, mali talaga yung answer mo. So, inekis ng teacher. Pero ikaw, nag-i-insist. Hindi tama to. That's stupidity. Diba? Alam mo nang mali. I-insist mo pa na tama ka. Anong matututunan mo doon? So, you will keep on repeating the wrongs that you don't want to change into right. Ang galing. O, diba? Eh, mali nga eh. Mali yung nga may mga tao kasing mahilig mag-contest. Lalo na pag hindi favorable sa kanila. Iko-contest nila yan. Oo. Sabi nga ni Angelica, ba't mo pa nga ipaglalaban yung tama? Tama ka na doon. Sabi ni Angelica, tama ka na doon eh. Alam mo na yon. Pero when we look back on our mistake, we can learn from it. Hindi natin nababago madalas, pero when we encounter it again, alam na natin if we take that opportunity to learn. Ang galing! Ang galing! Sabi ni Angelica, grateful ako sa superior ko sa work na palagi akong pinupuna noon. Kasi kung di, dahil sa kanya, hindi ako matututo ng technique sa work na ayusin ang trabaho. Maraming pagkatuto sa mahirap na paraan. Ayan. Na-chismis. na-chismis ko pa talaga. No problem. No problem. Hindi naman namin kilala kung sino si Angelica. Ay, thank you. Pero di ba yun, balikan. Maganda yung sinabi ni Angelica. Kailangan balikan. Ano ba doon? Ano ba doon? Saan ba ako nagkamali? Oo. Huwag na natin hintayin na magkasakit pa katulad natin. Ito na lang, pababawi natin. Pababawi. Ako pababawi. Oh, sige, pababawi. Di ba mga bata, pag hindi pa sila marunong sa color recognition, sasabihin, anong color to? Pink. Eh, hindi naman talaga pink, green, blue, ganyan. Ay, hindi mama, orange yan eh. Anak, hindi yan orange, green yan. May mga ganyan eh. Layo ang mga talaga. Ganyan, oo. Pero, basic yan sa bata. Bata yun. Oo. Kaya nga, kung ikaw, magulang ka, na alam mong kapag green is green, hindi ka talaga papayag, anak. Ano ka ba? Ate, hindi na pala yung mababaw comedy. Ang sinasabi mo. Ano ba, anak? Ang laki mo na. Hindi mo pa alam ang green. Hindi nga kasi, kapag ngayon, na adult na tayo, ngayon na adult na tayo, sinasabi na nga ng iba na mali, ayaw mo pa talagang maniwala at ma-insist mo lang yung sarili mo. Oh, ganun na, no? Iba na yon. Yung sa bata, nausapan na yun. Ano na yon? Kung baga parang, ano ka ba? Makukurot mo nga eh, si mama naman, green talaga tingin. Meron kasi akong apo na ganyan. Naalala ko lang. So, hindi talaga pa pwede. Hindi mo hayaan na, anak, green yan. Good point, ate. Ano? Meron talaga kasing taong ini-insist na tama eh. Mm-hmm. Na kahit na lang nagsabi mali. Eh, tama. O, risky na. Ikaw na lang. Ikaw na lang talaga tama. Ikaw na. Diba, kahit lahat ng tao sa paningin mo, mali yan. Kaya nga, mahihiya ka eh. Kung kunyari ako ang teacher, tapos nag-insist yung estudyante na, ma'am, true ito. Hindi eh, false eh. Kapag in-insist niya na siya ang tama, teka muna, may sira ba ulo mo? Ala, ayan, lumabas talaga tuloy. Yung kastriktahan ni ate. Ano tingin mo sa akin? Buti mo hindi nag-iisip nung chine-check ko yan? Nag-iisip ako nung chine-check ko yan. Gawin na lang nating joke. Pero ganyan eh. Diba? Ganyan tayo na ayaw nating mapulaan na mali na nga tayo, i-insist pa natin. Papatama pa. Oo. Yan ang masakit. So, kapag
natanggap na, uy, mali pala talaga ako. Tatawanan mo na nga lang sarili mo, eh, di ba? Tapos sabi mo lang sa kanya, sabi ko nga. Ikaw eh, sis ka pa eh. Sabi ko nga. Ayan si Gemma, thank you for laughing ko, with us, sumakit Gemma. Sumakit yung ano si ko, Gemma. Sumakit yung tiyan ko. Basta Gemma, alam natin ang green ha, at ang yellow ha, Jesus. Naalala Gemma. Ko yung apo ko, pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Huwag mo sabihin. Baka magalit sa'yo. Si Malele, chinismis ako. On the air pa, on the air. Ayan, thank you, sis Gemma, sa pagkikitawa sa amin. Maraming salamat po. Pagbabalik tayo, pakilala lang po tayo ng ating station. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Suma sa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD, FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. How would you like to have some non-stop, relaxing, and stress-free listening? Well, your wish is our command. Our FEBC live stream will be on 24/7. Upon sign off with our radios, you may switch on and tap the FEBC PH app of Care 104.3 The Way FM and you will find us there. Starting at 5 p.m., if you missed some of our programs like TNT, Oras na Bicolandia, and Hashtag Youth Today, don't worry, be happy. You will hear them there. There are also more counseling programs like Heartline. Inspirational programs will be heard during Twilight, like Times of Refreshing, Mabungang Panalangin, and Kaalaman sa Iyong Daan. Don't worry, be happy now. Yup, don't worry, be happy, Kakirian. Because on weekends, we offer you Ricardo with Chiki Holman Yulo, 10,000 Reasons and More, and Music and Memories, Teen Talk for Our Gen Zs, and Family Matters. Kaya naman talang don't worry, be happy. Because 24/7 na tayo magkakasama. Starting at 5 in the afternoon. See you there! How would you like to be a part of a passionate, growing, and dynamic organization? If you were a college graduate, preferably with a Bachelor of Science degree in accountancy, with a working knowledge of bookkeeping and generally accepted accounting principles, GAAP, at least 2 years of experience and working knowledge of the NetSuite accounting software. A maturing Christian with high integrity, strong accounting and administrative skills. Care 104.3 The Way FM wants you. Apply now here at Care 104.3 The Way FM along the National Road, Barangay Arimbay, Legazpi City. You may also apply online via email at info@theway.febc.ph. Please bring your updated resume and reference from your pastor. Ayan, kami po ay nagkakatawanan dito. Na-settle na po namin kung alin talaga ang green. Ang orange at ang yellow, di ba? Ay, na-settle na po namin yan. Ang point lang ni Ate Nelly, kailangan alam natin yung totoo. Hindi natin parang babaligtarin, na parang ipapakita pa na
ito yon na mali yun. Eh kung mali, mali talaga. Kung tama, di tama, aminin. Ano? Number 7, eh, ang pinag-uusapan po natin, just in case medyo na late kayo mag-tune in kanina, mga good things na nangyayari sa atin. When I say, when you say, I made a mistake. Ano po? Pampito na tayo, you demonstrate humility. Ay, ito talaga. Kanina, earlier, vulnerability. Ngayon, humility. Oo, kasi pag humble ang isang tao, mas nagiging approachable tayo, di ba ate? And relatable. Ang taong humble, madali yung lapitan. Hindi po yung false humility, ha? Kasi merong false humility. Oh, alam natin yun, ang ibig sabihin nun. Yung parang kunyari humble, pero hindi naman talaga. Pero yung mga totoong humble, ang dali nilang lapitan and nakaka-relate talaga tayo sa kanila, di ba? Kasi kapag tinatago natin yung mga mistakes natin, naglalagay tayo ng facade. Ay, yung parang, yun lang ang gusto nating ipakita. No? Hindi talaga alam kung ano yung nasa loob. Kaya nagugulat tayo, bakit ganon? Oh, bakit ganong nangyari? Kung paano tayo magugustuhan, genuinely, ma-appreciate ng mga tao kung hindi nga natin nakikita, hindi nakikita sa atin yung authenticity. So, for us, kailangan tayo maging genuine para makita tayo nila as authentic. Kasi kapag hindi nila nakita yung authenticity, hindi tayo to trust. At saka, di ba, kapag ang isang tao, kilala mo, na trustworthy, yung pag-accept mo sa kanya, genuine din. Oo nga. Kasi hindi ka nag-aalangan. Kumbaga parang pag pumapasok ka doon sa mundo niya, alam mong totoo ka rin. Oh, relatable. Diba? Tapos siya, totoong totoo, kaya wala kang takot na, naku, kapag yung first step mo pa lang, parang aanuhan na yan, ihahadlangan eh. Yeah. Kasi hindi mo siya kilala. Oo. Pero kapag alam mo na, ito yung kahinaan niya, alam din niya ang kahinaan ko. We can help each other. Totoo. And humility does not mean weakness. Hindi po weak ang mga taong humble. Hindi po. Mabubuting tao ang mga humble. Ano, kaya nilang aminin kung ano yung strengths nila or positive or weaknesses, no? So yan po, kailangan matandaan din natin itong number 7 na we have to demonstrate humility. Demonstrate. Maraming paraan ng pag demonstrate ng humility ate, no? And ano bang pag sinabi ba ating humility sa iyo, anong unang characteristic niya? Hindi niya feel na superior sa iyo. Yeah. Sa akin naman may sacrifice, medyo sacrificial, ano ate. So hindi na-threaten, tama ba ate? Hindi na i-intimidate sa iyo. Oo, hindi na intimidate. Oo. Oh, kasi nga approachable ano at relatable. Oo. So ang ibig sabihin walang nararamdamang iba. Number 8, kapag we say I made a mistake, we improve our leadership skills. Oh, talaga. Marami kasing ang concept ng mundo, kapag leader ka, hindi ka nagkakamali. Lahat ng decisions, tama. Eh, walang ganun. Hindi man talaga ganun. Lahat ng leader nagkakamali. Diba? Kasi kung kaya mo palang gawin lahat, di ikaw na lang, suluhin mo na lang. At totoo yun, diba? Oo, diba? Kaya mo naman pala lahat eh. Oo. Alam mo, ang isang leader, ang maganda lang namang nakikita sa mga leader ay yung truthfulness, yung pagiging genuine, and sa pagkakataon na kailangan aminin mali. Mali. Say, I'm sorry. I made a mistake. Nagkamali ako. Or kung hindi ka siguradong mali nga yun, but at least, say, I'm sorry. Sa effect. Kasi yung effect eh. Diba, ate? Minsan na, no? So, yun po. Kailangan, nakaka-improve talaga ito ng leadership. Oo. Sa isang tao daw na para ma-improve ang ating leadership, sabi dito sa ating material, kailangan yung mga thoughts and opinions ng mga kasama ina-acknowledge at bibigyan ng pagkakataon na mali, kung mali, di sabihin nyo na mali, no? Oo, pero nakikinig siya sa mga nasasakupan or siguro yung mga whoever, sa church, siguro sa mga members na sinasabi. Kasi hindi lahat ng tao matapang eh. na maging prangka sa leader ate, di ba? Hindi lahat ng tao ganun. Ang ano ko kasi dito, ang nakikita kong advantage noon, lumalabas din yung giftings ng iba. Na dahil dun sa giftings na yon, nai-enrich ka rin actually.
So, hindi monopoly. Kasi ang hirap kasi talaga pag sa isang workplace, may monopoly, wala eh. Wala. Wala yun. Kumbaga, ang labas mo niya, parang kang diktador. Ikaw na ang all-knowing, ikaw na ang all-powerful, ikaw na ang lahat. So, kumbaga, kung talagang kaya mo din lang naman lahat, suluhin mo na lang. Hindi nga kasi, ano pang need mo sa iba? Nasa'yo na pala lahat. Hindi mo binibigyan ng chance yung iba na magsalita. Marinig mo man lang kung ano ang kanilang opinion. Diba? Oo. Eh kahit nga sa mag-asawa na kayong dalawa lang, hindi pa pwedeng yung husband lang ang marunong. Yung wife, submit ka lang ng submit. Hindi pwede. Hindi kayo magkakatulungan. Pag nagsalita na yung wife, kinukonsider ng husband. Na, ay, sweetheart, ang ganda niya na. Hindi naman yung nakakalalaki sa kanya. At hindi nababawasan yung kanyang pagkalalaki at pagiging matalino. Totoo fact, yun ano. Insecure yung lang ate, makakaramdam yan. Ay, oo. Oo. Pero kapag ang isang tao nga may insecurity, ayun yun ang correction. Yun ang mahirap talaga eh. Yun ang mahirap. Oo. Mag-suggest ka lang ng konting ganito na alam mong makakaganda. Akala mo sinasapawang ka na. Nadodominate ka na. Hindi ganun eh. Dapat ikaw as isang leader, kapag nag-suggest ang isang kasama, at least ma-appreciate mo, wow, gusto talaga nitong tulungan akong maging successful. Kailangan na appreciate natin yun eh. Kasi, gusto niya na mag-succeed ka as a leader. Yes. So, kaya siya nag-effort na may maganda pala siyang plano na kapag kinonsider mo, tagumpay ka. Tagumpay kayo. So, yun yung kagandahan doon. Na hindi ka hindi mo monopoly ang wisdom. Kasi ang ano, ang isang organization, nagre-reflect yan sa leadership eh, di ba? Yun ang isa talaga, kahit team effort yan. Kasi dito susukatin yung leader eh. Oo. Paano ba siya as a leader? Doon talaga ang sukatan niyan, wala naman. Mm-mm. We'll rewind this, sabi ni Angelica. Talaga? Salamat Angelica. Nakakatuwa. Ano, lalabas mo na naman si baby para masanay na sa tao. Ito number 9, you build courage. Ay, oo. Ang pagsabi ng I made a mistake para sa atapang atao ito. Hindi tatakbo. Hindi ito tatakbo, Mabira. Pag hindi buo ang ating pagkatao, hindi mo ito sasabihin, I made a mistake. Diba? Never. Kasi ang isip ng taong, pag nagsabi ko ang nagkamali ako, o di makikita nila weak ako, o baka hindi na nila ako irespeto, o baka hindi na nila ako i-trust. Sa totoo lang, sa kabaligtaran, hindi pala ganun. Natatawa ako, ang biraan naming mag-asawa, sabi, sweetheart, bababa naman yan ang market value ko ah. Sabi ko hindi ah. Sabi ko gano'n. Kasi di ba yung mga biraan ng mag-asawa, nakapag pinupuri mo siya, parang mataas ang kanyang market value. Kapag yung pinupuna mo siya, pinupuna, na may something na dapat na ma-improve, parang bababa ang kanyang market value. Pero actually, hindi. Hindi po. Hindi. Kasi ako, talaga, magkikwento ako tungkol kay Joseph, no? Okay. Minsan kasi, syempre, iba naman ang kwento ni Joseph. Pero ako, dahil ako on the air, ako magkwento. Sir Joseph, makinig ka lang po. Kasi minsan, may sinasabi din ako sa kanya. Mm-mm. Parang form of correction. Pero siyempre, pag sinasabi mo yun, hindi naman agad natatanggap ng... Diba gano'n naman ate, mga asawang lalaki. Pero ako, binitawan ko na basta ang goal ko lang naman, binitawan ko yung bala siya. Siya pa rin naman talaga, di ba? Kung i-receive, i-accept niya yun o hindi. Pero alam mo, later on, ate, makikita mo, iku-quote pa ako niyan. Talaga? Tapos makikita mo talaga, may pagbabago. See, may effect naman. ang sinasabi lang namin, magkaroon ng courage na sabihin yun. Kasi sabi nga ni ate, parang pababayaan mo pala yun. Siyempre, asawa natin yun. Ito sa amin, di siyempre siyang pastor, ano? Reliever lang ako pag wala siya sa church. Pag babang pagbaba niya, nasa pinakaunahan ako ng church, i-rate ko talaga yung sermon niya. Grabe, teacher talaga. Every Sunday yan. Ganun. 1 to 10. Tapos sasabihin niya, sweetheart,
anong rate ko ngayon? 6 ka lang. Ang baba naman. Ang baba naman. Ang taas ng standard. Tapos sabi ko, eh kasi heto yung mga sa OT na hindi mo na na-mention na pwede mo sanang nadugtong. Kasi lalo na pag-NT siya. Hindi, minsan siguro nasasaktan siya. Sinisiko, ikaw dinadan mo naman ako doon sa pagiging ganyan mo, ganyan-ganyan. Tapos di, okay lang yun sa akin. Tapos pagdating naman sa, sweetheart, ano ako ngayon? Sabi ko, sweetheart, 10. Alam mo, magbibiro yun. Hindi pa ako nag-aral ng lagay na yan. Talaga kami ng tawa. Oo. So, alam mo, ang ganda niyan ate na sinasabi niyo po. Kasi, look ha, yung parang to someone who is receiving a very honest assessment, parang negative yon. Sandali, iniinsulto ko nito ah, yung galing ko ah. Pero kung titingnan natin siya, importante kasi yung nagsasabi. Sino itong nagsasabi? Sino itong nagko-correct? If you trust the person na nagko-correct, nako, yakapin mo pa yan. Kasi ang ibig sabihin, concerned talaga siya at mahal ka niya, di ba? Kasi sinasabi niya yon. Di ba? Kaya importante, sino itong nagsasabi? Sabi ni Kuya Danny Delgado, aba, nakikinig. Oh, talaga? Hala, sige, tawa pa. Lakas. Lakas ang Don Alfonso Mono. Sabi niya, lakas ang dating dito sa Bato, Kamsur. God bless. Basta walang ganyanan. You know? Dani, salamat ha sa regalo. Dadaling ko na. Okay. Okay. O sayo, sabi ni Angelica, sana masanay na ang baby ko sa iba pang boses para di na siya iiyak kapag nakikinig ako. Ayan. Okay. Oh, malapit lang. Masasanay na rin yan. Alright. So, yun na atin nila, di ba? Oh, maganda yun eh. Na yung mga taong nagsasabing, I made a mistake, I'm sorry. Napaka tatapang nila talaga. Sa totoo lang. And nakakatuwa, ano, nakakataas ng respect, no, pag nagsasabing I'm sorry. Number 10, ito, syempre naman, pag nagsabi tayong I made a mistake, basta totoo ha, pero sabi muna ni Angelica, better be rebuked kung wise ang nagre-rebuke kesa nag-praise ka ng hangal. Wow! Pinuri ng isang fool. Paniniwala, minsan may taong gustong yung papuri. Sabi no? Sa Proverbs, better a rebuke of a friend than a kiss of a fool. Yan. Pa-shout out daw sa DBCC sa Anislag from Jonathan Alcon. Ayan. Okay. Alright, thank you Angelica. Di ba tama ano? Hindi ba, mas maganda pa nga daw yung rebuke ng friend eh. Open rebuke open is rebuke. Better than secret love. You demonstrate your honesty. Yan, very honest ang mga taong ito. Totoo, no? Kaya nakakarespeto talaga. No? Diba, ang saya ate na parang, wow, ang isang tao, lalo na yung mga leader, yung mga taong tinitingala natin, pag nagsabing, I'm sorry, I made a mistake, that's something talaga. Totoo. Oo, diba ate? Sakali mang nag-fall flat on his face, ang taong yan, alam mo, nare-restore yung respeto natin. Oo. Ang laking bagay na pag umami kang nagkamali ka, parang burado lahat ng pagkakamali mo eh. Oo. Yun yung good thing doon. Na hindi na, wala nang naiwan sa ating memory o sa ating isip. Nababalikan mo pa na, ito kasi, ganyan, ganyan. Hindi na eh. But kaya ang Lord, ganun na, no? Pag maana talagang nabalik, na-restore, parang wala na talaga, no? Mm-mm, no record of wrong. But kaya ganun, no? Pero ang hinihintay niya sa atin, humingi tayo ng tawad. Diba? Tsaka ate, halimbawa, may maisip man tayo a part of it, of what had happened, parang, wala na. Suddenly lang, wala lang, nawawala. Parang hindi na siya nagpo-progress. Burado. Galing. Kasi nagkakaroon talaga ng erasure. Galing, na-erase talaga. Kaya kapag naintindihan natin na ganun ang pinakasekreto, na kapag umamin tayo ng pagkakamali, hindi madi-devalue ang ating pagkatao. Yes. Kundi marire-evaluate tayo. Yes. Siguro, yun na lang ang isipin natin. Mm. Nasabi ni sweetheart, sabi niya, binababa mo naman ang market value. Market value. Ano namin mag-asa? Sweetheart, hindi. Ang taas nga ng market value mo. So kapag ganon, na alam natin, nare-restore yung ating market value, so to speak. Pero ang puntos nun, yung pagiging trustworthiness natin,
Nami-maintain. Yes. Actually, nami-maintain at, eh. At pag ganun ate, mm-mm. yung respect na ibabalik at yes. yung trust, ano, at importante yun. Ito, number 11, we facilitate conflict resolution. Eh, sige, inamin mo na nga. Sige, okay, oh, ito yung mga pagkakamali. Ganyan, ayusin, pagsikapan natin ayusin. Paano ba maaayos? So, di ba, ang ganda nun, ano? Mas madali. Actually, mas na madali. Oo, galing. Mm-mm. And finally, ito, oh, we improve our decision-making skills. Mm-mm. Ang ganda. Ayun. Medyo na-touch naman na natin kasi itong mga decision-making. Ano? Kasi nga, mas naging aware na tayo sa mga pagkakamali. Therefore, parang, nakagain tayo ng wisdom sa mga pagkakamaling yon. Basta ganun lang po. Talagang nagkakamali tayo lahat. Walang taong hindi nagkakamali. Ano, yung iba, serious na pagkakamali. Ang iba, hindi masyado. Pero lahat tayo nagkakamali. Importante lang na alam natin ano yung pagkakamali. At mag-learn from the pagkakamali. Sabi ni Andrelyn Melgar Mayor, hello Lalin, see you on Sunday. Hi po, kanina pa ako nakikinig po sa inyo sa radio. I've learned a lot from you both. Thank you. And we'll see you on Sunday. Kami yes. na, excited kami ni Ate Nelly. Makita kayo. Oo, nandyan po kami ni Ate Nelly sa Christ to the Philippines, sa Darragang, sa church ni na Pastor Raymond and Lalin Mayor. Yan, see you po. Sabi ni Angelica, you can't be sorry if you will not acknowledge na mali ka or unaware. Kaya siguro gusto panang Lord that we confess our sins kasi it shows na we bring it to the light para maituwid. Galing mo talaga, Angelica. Nakakatuwa. See you, sabi ni Andrelyn. Yeah, we'll see you. Ate Nelly, ano po ang mga gusto niyong iwan sa amin? Ang dami nating napag-usapan, daming learning, ano? Pero ano po yun, ate, na gusto niyong iwan pa sa kasi atin? Kasi ang mistake is associated with sin. Diba? Okay. So, it's associated with darkness. So, yung truthfulness is associated with light. So, kung tayo ay mga anak ng liwanag, hindi tayo po pwedeng manatili doon sa hindi pag-amin ng mali. As simple as that. At alam natin yon. Hindi tayo tinotolerate ng Panginoon na yung mga little sins na ito, bagamat sa iba, parang simple lang naman yan. Hindi yan simple. Hindi yan simple. Kasi part yan ng holiness na gustong ma-develop ng Diyos sa atin. Galing. Part yan ng ating ano eh, yung sanctification. Kasi oras na hindi ka natutong humingi ng patawad sa mga pagkakamali mo, malamang magkakalos ang puso mo. So, hindi na yun maganda. So, habang maliliit pa lang, yung maliliit na yan, kailangan ng ayusin. Kasi pag yan ay lumaki at manganak, hindi yan magbibuild ng isang character na godly. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan. So, kapag nagkamali, sabi mo nga, sin, it's a sin. And then, i-confess agad at gawa ng paraan ano, na ma-rectify. Yes. Oo. Wow, dami nating natutunan, ano? Talagang mamimiss natin si Ate Nelly. Sinasabi ko pong mamimiss natin si Ate Nelly kasi I think wag naman natin silang biglain last next week, Ate. Ate, baka sa... Pero next week po, kasama pa natin si Ate Nelly. Pero ayaw nating next week, tapos the following week, wala na si Ate Nelly. So ngayon si Ate Nelly, officially magpapaano. Ate Nelly. Ano po kasi, ako po, alam ko, klaro sa akin ang calling ng Panginoon na church planter ako. So bago po ako umuwi ng Bicol, dun po ako galing sa Southern Tagalog region. Nagplant ako ng church sa Binangonan. Kaso yung husband ko po ang nag-decide umuwi kami ng Bicol. So in-endorse po ako ng aming district superintendent noon sa Manila na mag-teach sa Bible school. Kaya po ako nakapasok ng Evangel Bible College at nag-stay po ako dyan ng for 30 years. Pero doon po kami unang na-assign sa Malilipot sa Cleansing Word Christian Fellowship. So, nung biglang umuwi na ng langit ang husband ko, nag-pioneer po ako ng church sa Bread from Heaven sa Bongga. Meron kaming Bread from Heaven sa Santo Domingo. And then, yung isang na-abandon na church sa Hope Church sa Calbayog, pinakiusapan ako ng presbyter namin na ma-restore. So, by God's grace, na-restore. Meron na po kaming pastor sa Bongga. Meron kaming pastor sa Calbayog sa Hope House of Worship. So, nag-resign na rin po ako sa Bible school for this very purpose. So, I'm a free
ano ngayon? Free as a bird. Free as a bird. So, by March po, ang assignment ko po ngayon ay mag-plant ng church sa Katanawan. So, that's why magsa-sign off na Laguna, po ako. Laguna. Sa Katanawan, sa Quezon po. Part po siya ng Quezon Province. Sad naman, sabi ni Gemma Baratilia. So, ano pa rin po ito? Assignment ko po ito. Sabi ko nga, baka ito na yung last leg ng aking assignment. Grabe ka naman. Marathon. Oh, grabe naman si Ate. Hindi kasi lumakapaniwal. Sabi niya, Pastora, 73 ka na po at magche-church plant ka pa po dito sa amin. Opo. So may makakasama po akong mga younger pastors. Hindi niyo pa kasi nakikita si Ate Nelly how strong she is physically. Ay, ganun po. Mamimiss po namin kayo. Sabi ni Angelica, yan na Angelica, magpa-plant ng church sa Quezon, si Ate Nelly. Kaya, pero abangan nyo po yung aming last episode together next week. Promise live po kami. Ano. Sabi ko nga kay Ate Nelly, Ate, may kakambal ka po ba? Ayan, maraming salamat po for joining us. Ganun talaga tayo. Ay na, nasa panawagan lang ng Panginoon. Wherever He leads us, we will go. Diba? Iiwanan ang lahat ng yan. Maraming salamat po, Don Alfonso. Thank you. And Don Ramon. Mamimiss ko tong mga gwapo. Oo nga, tsaka si Bob. Ang ating prinsipe. Oo nga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ate Nelly, thank you. Mga taga Christ to the Philippines, excited see to see you on Sunday. Bye everybody. Ako po si Raquel Camolando. Ako po si Ate Nelly Fulhead Show. Bye.